to, saan galing itong espresso nila to? Tangrila. Tangrila? Anong klase ng specimen to? Wet well discharge. Galing doon sa septic tank nila, doon sa treatment facility nila. Dito sa Sangrila, ang problema nila yung sobrang baho. Diba? Pakiamay mo nga kung ano amoy. Gumamit ng bacteria enzyme, pero di nang baho. Amoy mo. Tunggu, baho! 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 Masa kata ulo! Sige, hatiin mo muna yung specimen natin para titreat natin yung isang actual para malaman natin kung anong magagawa natin dyan. Pa. Okay. Hindi dito. Baho. So ito, susubukan natin i-treat ito ngayon. Sangrila. Oo, sa Sangrila. Para doon sa ano natin, yung umpisa muna natin doon sa liquid natin. Trial muna natin. I-emphasize mo yung focus. Dapat taas para kita yung drop. Yan. Ganyan yan. Tatlong drop lang yan. Tingnan natin ang reaksyon. So ito yung sa sample ng Sangrila na sobrang baho. Within few seconds, ayun na nangyayari. Oh. Lumilinaw na yung isa. Pero yung isa, ganun pa rin, di ba? Ay, may diferensya na sila yun. Di ba? Nag-clear na yung isa. Ito, kulay suka pa rin. Observa pa natin few minutes. A few seconds. Amoy mo ngayon, Bong, kung ano nangyari after a few seconds. Ano? Patay na yung amoy, di ba? Patay na amoy. Okay na. So, okay na yung amoy niya. Three drops lang. Ngayon, lalagyan natin ng ating Bayiti. Mga sapot-sara. Sige. Wala naman di presa kung mapasobre. Okay. Takpan. Masahin nyo na ka na. Takas mo. Ayan na, papalayo na siya ng papalayo, di ba? Malapit na siya mag-clear. Yung kulay suka pa rin, hindi nagbabago. So, amoy naman natin. Ayan, amoy mo na ngayon.
Nakamoy na. May inom mo na yan. Pahit na. May amoy siya, baka niya bagay niya, manipis na manipis. Ha? So seconds pa lang yan, more or less wala pang 10 seconds. Antay-antay natin ng konti. And then lagyan mo na ng powder. Musa siya nagre-react. Musa siya gumagalaw. Ayan, nagkakarbok niya. Ayan, panik-panakaw na yung ano. Lakas mo. Umakit na yung ano. Kung saan saan yung magalaw. Nag-react na siya. Pati yung ibabaw niya. Nago pa natin yung kumakit. Mapapansin mo yung bang, tingnan mo yung nasa ibabaw. Clear na. Mababa yun. Dininitin yan. So, kumaya muna natin after few minutes. Tingnan natin. So after few minutes, makita mo naman na halos light na yung ibabaw niyan. Pero dadaanin natin ito sa ibang process pa. Pero importante dito muna yung amoy. I-compare mo yung amoy kanina, ito, yung raw, at saka yung ngayon. Patay na yung amoy. Wala na amoy, di ba? Na? Ayaw na amoy na sakit sa'yo. Hindi, parang ma-differentiate mo. Ngayon, ito yung original na weight. Amoy mo ulit, para malaman. Patakasay, no? Grabe, maling araw, eh.
Di ba? Ano ma? So, usually, yung mga water waste, waste water treatment facilities, meron din yan silang carbon. Activated carbon nila, ginagamit nila pang filter. Assuming na kunyari, dumaan na to sa treatment nila, and then, padadaanin natin doon sa carbon filter nila. Hindi na, wala nang kulay. Filter na lang yan. Mineral water eh. Bong, ito isang beses pa lang dumaan to dun sa activated carbon. Pero tingnan mo yung itsura ng waste mo. Against this. Isang beses pa lang yan ha. Iski ka praso, wala ka na maamin yan. 100%. Ayos. Pas minsan. Hindi pa. Tapa, blur. Isang beses pa lang yan. Eh, ang ginagawa nila dyan eh, pinadadaan ng pabalik-balik. Okay, ngayon, tetestingin naman natin yung ano, yung pH level. Ito pa na to. Ito yung specimen ng Shangri-La. Testingin natin yung pH level. So, dito, pagka inilublob natin ito dito, habang bumababa siya, nagiging acidic. Pag tumataas ang pH, nagiging alkaline. Testingin natin ngayon. Baho! Binuksan mo na! Binuksan mo na! May electric pa! Baho! Pamo. So ito yung dito muna. Ito pH niya na. Oh. Ayan. So nasa more or less 6.5 siya. Papunta sa 7. Yan. Ito naman yung ito. Ito. Testingin natin after ng treatment. So, ito na. Yan ang level niya, di ba? Alkaline na siya. Ang pH niya nasa 8+. Ayan na, diferensya niya.
Ini ya. Ini itu orangnya.